for today's video, no, mag-refer tayo ng Tilex. Kasi yung unang upload ko ng video na to is nakapiray tayo ng YouTube. So, dahil sa background music. So, gagawin ko dito is wala siyang background music na lagay. Kasi doon sa unang video ko, na-mute yung mga sound doon. Kaya hindi, siguro hindi naiintindihan ng nanonood. So, ngayon, i-re-upload ko siya. So, ang model niya is Tilex na portable fan. Tapos ang main problem niya is ayaw mag-charge siya, no. Tapos ayaw rin siya mag-on power. So yun yung subukan nating i-repair. So ngayon tinetesting ko siya at sino-charge ko. Hindi siya nag-charge, hindi tumutuloy yung kuryente sa loob. So ayun, no, bubuksan natin yung unit. So ingat lang mga kaibigan kasi baka masuga tayo. Tapos kailangan, kung mag-repair kayo nito, so make sure na may basic kayong idea about sa electronic, tsaka sana kung ano, sana bago matapos ng video guys may matutunan kayo. So ayan, no, nandiyan yung kanyang fan blade, so yung kulay dilaw. Ang style pala nito is parang siyang blower style yung mga fan na makikita nyo sa mga fan ng computer. Ang pagbukas ng cover nito, no, so meron siyang discard ito, hindi yung basta-basta nyo lang tutuklapin. So nandito yung kanyang lock, nakasabit lang yan, lock niya. So dadahan nyo lang ipupush yung lock. So ingat lang kasi baka pag natulak nyo yan, so mapalakas yung pagtulak nyo, baka tamaan yung bird sa loob saka yung baterya. So pag nabutas yung baterya, so baka umusok at saka pwedeng sumabog. Tapos yun, i-push nyo lang siya ng dandahan. Kasi habang tinutulak ko niya, makikita nyo dun sa kanyang cover sa likod umaangat. So ayan, oh, makikita nyo na umaangat. Tapos pag umangat na yung kabila, lipat yun sa kabilang lock niya. Kasi yan yung ang ano kasi dito is hindi siya nakatornilyo yung lock niya sa likod. So ingat lang mga kaibigan. After ko mabuksan, no, nung isang beses na hawakan ko to, so umaalog yung unit, umaalog yung baterya niya sa loob, maluwag ata. Baka kumalas yung kanyang yung double adhesive sa loob. So ayan, nung pinipindot ko to, so wala siyang ano, ayaw umikot. So tapos nagbiblink yung red indicator, yun na lubat yung baterya. So ang lithium ion yung kanyang battery na ginamit dito, nag-iisa lang naman. Tapos yun, so ingat na kayo sa pagtusok dyan. So makikita nyo ito yung kanyang charging IC at saka yun yung nagkocontrol sa speed ng fan. Pag yun yung pag pinedit nyo yung button, so dyan yung masaselect yung speed. Tapos meron yung baterya, is meron tayong 2000 milliampere na ano, 18650 na model na battery. Tapos 2000 milliampere yung kanyang baterya. So ayun, no, pag test siya, meron siyang 3.172 DC indicator na lubat yung baterya natin. Kasi yung ang charge nito is 3.7, tapos pinaka maximum niya is 4.2. Pero dahil meron tong charging IC na nagko-control, so almost ano lang yan, 3.7. So yung kanyang charging port,
Ayun pala ang dahilan kaya ayaw mag-charge kasi natanggal yung wire doon sa pinaka board niya. So ayun o, ang gagawin natin is i-resolder natin yun siya. Pag test ko yung Tilex na brand, maganda naman siya, branded naman to eh. China lang siya. So, pero para sa akin is quality na rin. Magandang pag-klase, kumbaga class A siya, pero baga na klase siya. So, ayan yung kanyang board. Sasubukan natin baklasin, tingnan pa natin sa likod kung mayroon ba bang ibang sira. Kasi baka tinamaan yung kanyang board sa likod, baka nasunog or meron pa ba ibang possible na reason kasi natoklap yung ano niya eh, yung wire sa charging port. So makikita nyo yung IC niya sa likod, yung maliit na yan. So yan yung nagko-control lang charging IC niya, yun yung dyan muna dadaan. Tapos yung isa is inductor para i-lessen niya yung noise ng yung DC na pumapasok or yung ano. Tapos kino-control niya, siya rin yung nagpo-protect sa overcharge ng baterya para hindi siya malubo at saka hindi siya ma-over discharge. So iba yung overcharge, iba rin yung over discharge, no? So ang over discharge, so pana-reach na yung mga example 3.7 ang maximum voltage na. So pag yun yung maximum charge niya. Tapos yung minimum discharge naman niya, so 3.1 hindi na siya iikot. So mga pag nagbaba na yung baterya, no, sa 3.1, so automatic ikakat niya na yung kuryente, hindi niya na pa ikutin. Kahit sabihin mong 3.1 volt DC pa yan, may laman, so may purpose siya, no? Kaya hindi niya masyadong dinedrain ang baterya kasi hindi advisable sa baterya na sobrang drain na pinapaabot nyo na sa as in 1 volt kasi yung loob ng baterya niya is masisira. So katulad din sa mga cellphone yan. So ang advice ko para healthy yung battery niyo, mga yung deep cycle na tinatawag. So pag sa akin kasi pag umabot na lang 20% charge ko na, huwag niyo paabutin ng mga 5% kasi ano na yan, yung kanyang liquid sa loob medyo pag natutuyuan yan, pag over discharge, mabilis siya matuyo, no? So hindi siya advisable talaga. So mga 20% charge niyo yung mga cellphone nyo para healthy yung battery nyo. Kahit kanina ko yung technician magtanong, so ewan ko lang sa iba, pero yun yung may technician akong kilala na magaling talaga, saka ano lang, self-study. So mga 20% yung battery nyo sa mga cellphone, charge nyo na para maganda. So after kumahinang or yung masulda yung wire, so ibabalik na natin, no? Lagay nyo lang yung screw na tinanggal. So ingat lang sa paglagay nyan kasi ano na yan, active na yung ating board kasi kumbaga kahit papano may karga yung ating battery. Hindi naman siya totally na drain yung battery natin, no? So makikita nyo kasi baka, kaya ingatan nyo, baka dumulas yung inyong mga Phillips screw, baka tumama dun sa board. Napakaliit na kasi ng piyesa nyan. So
So ayun guys, no. Bali actual test natin tong ating unit. Ganun pa rin i-set niyo sa yung digital tester niyo sa volt DC, so direct current. So using yung kanyang USB cord. Subukan muna natin i-test na wala siyang battery kung may maririn ba yung ating unit. So hot air ang pantanggal ng mga maliliit na IC, no. So ayan, no. Makikita nyo wala siyang, wala akong nilagay na baterya, pero umiikot na yung ating unit. So ang nagpapaikot sa kanya is yung mismong charger. So may iba na portable pan na maselan, so hindi siya under hanggat wala yung baterya niya. Kasi ang sa mga ganong design, naka-indicate yung, naka-design yun para yung battery na naka-design siya bilang ano, capacitor style, kaya hindi siya umiikot. Pero ito, maganda to siya umiikot sa kahit walang baterya, pwede nyo yung i-direct. So ayun, subukan natin ibalik yung mismong battery niya. So ayun, no. Bali nakaragahan ko na rin siya kanina, na-charge ko na siya ng almost 2 minutes. So ayun, umiikot na yung kanyang fan. So naka-set sa na 2 at saka sa, yun yung number 3, may indicator. So ayun, nabiblink yung red. So indicator na low bat, kaya namamatay. Kasi hindi naman talaga fully 50% yung pagka-charge ko kanina. So ayun, kahit pa paano, umiikot na siya. Saka ayun, kinunek ko yung charger, so umilaw na rin yung kanyang ano, board. So napakaliit lang ng motor control nito, eh. DC motor control ang tawag dyan. Pero ano siya, digital. Kasi maliliit na piyesa na lang. So maganda, recommended ko tong unit na to. So pinaayos na, no. Bali sa katrabaho ko to, maliit lang siya, almost mga 5 inches lang yung laki. Saka kung ano, pang isang tao lang, malakas yung ikot. May papakita ko sa inyong maliit na board, no. Ang option ko to kanina, kung alam kong sira yung kanyang charging port, so meron akong in order sa Lazada na ano, micro USB na charging ano siya, module, maliit lang. So ayun siya, no. Kasi hindi ko naman nagamit kasi buo pala yung kanyang port nung original na fan. So hindi ko na, itatabay ko na lang siya, pero sana pwede naman siyang i-convert pag yun yung gagamitin. So ayun, medyo hindi naman tayo minalas kasi gumana naman siya. Pero yung pinaka-option ko is yung kung nasunog man yun or natuklap yung pinaka-saksakan niya, i-convert ko sana. Kaso okay naman, wire lang pala, tuklap. Guys, bali gumagawa ko pala ng mga tutorial, no. So ito is para sa mga beginner. Alam ko maraming magagaling na technician na bihasa na sa pag-repair. So ang channel ko is nagtuturo ako ng libre. Baga idea lang, hindi ako ganun kagaling na technician. So kahit papaano, gusto kong tumulong sa mga baguhan na gusto ko ma-share yung aking ano, yung aking knowledge, na kasi hindi natin, ang iba kasi is madamot sa kalaman. So dito is marami akong mga video na tinuturo, no. Click mo nyo lang yung aking channel, so makikita nyo may mga playlist ako dyan. Tapos dun, select lang kayo kung anong gusto nyo matutunan. So gumagawa ako ng mga car amplifier, yun yung ano, more on sound yung topic ko. So ayun guys, no. Bali ito yung pangalan ng aking channel, so Tech Nicholas Vlog. Search ko lang sa YouTube. May mga video ko diyan na kahit papaano is magkaroon ng
konting idea sa mga baguhan na nangangarap. So kasi ako is gusto ko makatulong talaga sa mga ibang tao, kasi sa probinsya namin is marami yung hindi nakapag-aral ng electronic na gusto matuto. So sabi ko sa kanila, kaya ginawa ko tong channel ko para may karoon kayo ng idea rin na kahit malayo, so manood lang kayo, so kahit papaano may maintindihan nyo. So yun guys, no, gumana na yung unit. Sana huwag niyo kalimutan yung i-hit yung like, share, subscribe, at saka i-click niyo yung bell icon para always kang ma-notify sa aking mga upcoming videos na ano, no. Sana matuwa yung customer ko, kaibigan, office mate, dahil nagawa ko yung kanyang unit. So ayun, huwag niyo kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel, Technicolas Vlog.